bilang bahagi ng pag-decongest sa mga piitan, higit 300 qualified persons deprived of liberty ang pinalaya ng Bureau of Corrections kahapon. Sa nalalapit namang pag-upo ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. bilang hepe ng ahensya, tiniyak ng Department of Justice na tututukan ang pagpuksa sa umano'y korupsyon sa Bucor. Narito ang report. Opisyal nang uupo bilang bagong Bureau of Corrections Director General si Bucor OIC Gregorio Katapang Jr. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa susunod na punta ko rito, hindi na po acting yan. Permanente na po na director natin si DJ Katapang. Oras na lang po binibilang ko bago ko makuha ang kanyang signed appointment mula sa Pangulo na Republika ng Pilipinas. At napag-usapan na namin ang permanent appointment ni General Katapang at we expect it anytime. Ibig sabihin nito, sisibaki na rin sa pwesto si suspended Bucor Chief Director General Gerald Bantag. Replacement na. He will be replaced already as Bucor Director. It's within the power of the President. Ngayong bago na ang pamunuan ng Bucor, pupuksain nila ang korupsyon sa loob mismo ng Bucor na may kinalaman sa GCash system kung saan kinakaltasan umano ang mga perang pinapadala sa mga PDL. The GCash system in Bucor, yung mga kamag-anak na nagpapadala ng pera dito sa loob, kinakaltasan ng 12-20%. It's the same thing with the BJMP and all the detention facilities, including PDEA. Yung corruption sa loob, lalo na sa PDLs, talaga sobra. We really have to address this. Ayon naman kay Katapang, kakasuhan niya ang mga Bucor personnel na mapapatunayang nasa likod nito at kahit pa ang mga magpapasok ng kontrabando para magnegosyo sa loob mismo ng piitan. So ginagawa na namin ang paraan. In due time, mag-announce kami what will be the new system. May sistema na kami na bawal na yung negosyo sa loob. Ang mga PDL, sila nang magtayo ng kanilang mga kooperatiba. Sisikapin ding mapataas ang budget sa pagkain ng mga PDL upang maiwasan ang malnutrisyon at patuloy din ang pagpapalaya sa mga PDL upang lumuwag ang mga kulungan alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katunayan, nasa 340 na PDLs ang napalaya. Karamihan, natapos na ang sentensya o nabigyan ng parol. Nakatanggap ang bawat isa ng transportation allowance, gratuity, livelihood assistance mula sa DOLE, at endorsement letter. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nasa 3,000 PDLs na ang napalaya ng Bucor at inaasahang magtutuloy-tuloy pa ito sa mga susunod na buwan. Masaya po ma'am kung sakali ma'am kung may ibigay nila yung pinangako sa amin at pagbutiin ko yung ma'am na alagaan. Sinusubaybayan po ito ng ating Pangulo na Republika ng Pilipinas sapagkat natutuwa po siya na nagkakaroon ng pag-asa ang taong bayan na meron din palang sistema ng hustisya na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa buhay sa mga taong maaring nawala sa landas dati.